Pagpalang umaga sa ating lahat mga kaibigan, masayang pagbabalik sa ating munting channel. Video po natin sa araw na ito mga idol, tayo po ay maglilinis na ating taniman ng pitsay. Bago tayo magpatuloy, magmiga shoutout muna tayo sa ating mga mababait na mga kaibigan. Shoutout, Jun TV Vlog. Shout out Sagwan ni Tatay. Shout out Kasisid George TV. Shout out Aina May Francisco. Shout out George Lopes. Po mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, intro muna tayo. Kung mga kaibigan, umpisa na po tayo taniman. Ito po ay wild spinach. Dandaan na po tayo sa pagbubunot mga kaibigan. Gawa ng napakahaba ng mga tinik. Kawawa palagi yung kamay ko. Daming tusok ng tinik. Ito po ay paborito na dapuan ng mga insekto mga kaibigan na naninira sa ating mga tanim na pitsay. Kailangan mga idol, yun po ay palagi po natin na linisin ang ating taniman, yung paligid nating taniman. I-maintain po natin na malinis palagi. Tatanggalan natin pandalas ng mga ligaw na damo. Para yung mga insekto na naminsala sa ating mga tanim na pitsay, wala po sila madadapuan. Para lumayo sila sa ating mga taniman. Kailangan mga idol, yun po ay ibakanti muna natin sa loob ng 3 weeks mga idol na malinis po ating taniman. Huwag muna po tayo magtanim ng mga ating mga ipinunlang mga pitsay. Para walang madapuan yung mga insekto na ninira sa ating mga tanim. Kaya kailangan ibakanti muna natin sa loob ng 3 linggo para lumayo yung mga insekto na ninira sa ating mga tanim. Kailangan i-maintain natin na malinis yung paligid na ating taniman. Palagi natin tatanggalan ng mga sumisibol ng mga damo. Mga kaibigan, natapos na po natin tanggal. Nabunot na po natin yung mga damo. Okay, samantalahin po natin yung umaga. Hindi pa masyadong masakit yung sikat ng araw. Ang oras po natin mga kaibigan ay alas 6 po ng umaga. Kaya samantalahin natin yung pagkataon na hindi pa masyadong mainit. Okay, bubungkalin po natin yung lupa. I-ready na po natin ang ating taniman. Pag malaki na po yung ating mga punlang pitsay, yun po ay mabilis po ang ating pagtatanim gawa ng nakaready na po ang ating taniman. Yun po mga idol, masyadong malikabok gawa ng tuyong-tuyo pong lupa. Dahil na matindi ang init ngayon, tapos napakalakas pa ng hanging amihan, kaya mabilis matuyo ang lupa. Panoorin lang po natin mga idol ng buo itong video na to para makuha nyo tamang diskarte pagtatanim ng pitsay.
kung ano po ang ating dapat gawin para mabilis lumaki ang ating mga tanim na pitsay. Kung ilang dish ba bago mahabis. Kaya panoorin na po ninyo mga idol ng buhay itong video. Yan po ay mayroon po kayong matutunan na tamang diskarte. Yan po mga idol, kalaykayin po muna natin para mapantay yung lupa. Yan po, kung napapansin nyo mga idol, grabe ang alikabok. Gawa ng tuyong-tuyong lupa. O mga idol, dudurugin po natin yung mga bubuo na lupa. Mga idol, ang sunod po natin gawin, ito po ay tatakpan po natin ng dahon ng kugon na tuyo. Kailangan natin lagyan ng dahon ng tuyo, mga idol. Po ay dahon ng kugon para di agad natutuyo yung lupa ating pagtamnan. Kaya double purpose yan mga idol, bukod sa matagal matuyo yung lupa, pag nag-harvest tayo ng ating mga tanim na pitsay, yan po ay malinis po ang ating mga tanim gawa ng hindi natatalsikan ng putik, gawa ng nakubiran ng dahon ng kugon na tuyo. Kasi pag walang takip na dahon ng kugon mga idol na tuyo, pag nagdidilig po tayo, madumi po yung dahon ng pitsay gawa ng talsik po ng lupa. Samantala pag mayroong takip na dahon na yung mga idol, yun po ay malinis po ang ating mga tanim. Kapag nabubulok yan mga idol, dagdag pataba namin sa lupa yan mga idol. Tapos natin matakpan mga idol, ang gagawin po natin, ito ay babasain lang po natin ng tubig. Ito ay babasain po natin maigi.
para dumikit yung dahon na kugon. Para hindi po liliparin ng hangin. Dahil napakalakas ng hangin amihan ngayon, mga idol. Saka basain po natin maigi para pag naglipa tayo ng ating mga punla, yun po ay hindi po tayo mahirapan, malambot yung lupa. Po mga idol, mag-umpisa na po tayo magtanim. Yan po ang aking mga punla na pitsay. Kung mapapansin nyo mga idol, ang aking punla, hindi po po pareho yung laki niyan mga idol, gawa ng hindi sabay-sabay po yung pagtubo. Gawa ng medyo palyado ang aking mga seeds na ipinunla. Kaya nag-ulit ako sa pagpunla mga idol. Gawa ng iba malalaki, iba maliliit. Pero mga idol, kahit ganyan po ang aking punla, hindi masyado kagandahan. Yan po mga idol sa pamamagitan ng aking organic na pataba. Makikita nyo dyan mga idol kung gaano kabilis lumaki ang aking mga tanim na pitsay. Gamit yung aking organic na pataba. Yan po ang kagandahan sa aking ginagamit na organic. Mabilis lumaki ang mga pitsay. Saka pag lumaki niyan mga idol, yun po ay napakalutong ng dahon. Saka hindi siya mapait. Hindi katulad ng mga tanim natin na gulay. Pag ginagamitan natin ng mayroong kimikal na pataba, ang bilis pumait. Tsaka makunat po yung tangkay ng ating mga tanim na pitsay. Samantala kung organic, sobrang lutong ng tangkay mga idol. Tsaka matagal sa tumanda mga idol. Tsaka hindi siya makunat. Kaya yung kagandahan sa ating ginagamit na organic na pataba mga idol. Kahit anong oras mga idol, kung gusto nating magulay, pwede tayo magkuha sa ating mga tanim. Samantala pag yung gumagamit tayo ng mayroong chemical na pataba, antayin pa natin yung 7 days bago tayo magkapagulay. Samantala ito yung organic po ating ginagamit. Anytime, pwede po tayo magulay. Mga kaibigan, yun, ipatapos na po tayong magtanim.